Nung kayo pa lang ni Senator Bong, mukhang itatago nyo sana yung relasyon ninyo. Oh. At si Brian, doon yung itatago mo in public. Buksan natin to! Kwento mo nga sa amin yung itatago mo lang si Brian. Naalala ko pa nun yung sinabi ng papa ko, kung gusto mo talagang iwanan ng asawa mo, siguraduhin mo hindi ka nababalik. Matindi yun. I really stuck with the relationship dahil ayaw rin naman ng asawa ko makipaghiwalay sa akin. Tapos na ba yung panahon ng pagtingin sa iba? Grabe ka naman ang talong ko. Wala nang masama tumingin. Huwag ka lang tinitig. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio, ito ang Tundo. Yes! Andito tayo ngayon sa birthday party ni Senator Bongbibilla. At 57 years old na siya. At marami na siyang nagawang pelikula. Karamihan sa kanyang mga nagiging leading ladies ay nandito ngayong gabi ito. Tara, samahan niyo ako dito sa Okada! Message po para kay Senator Bong. Happy birthday kay Senator Bong Revilla. Maito kayo. At patuloy lang po sa pagtulong sa mga kababayan natin. And of course, sabay na rin po pag-entertain sa mga kababayan natin. And napaka-importante po ngayon sa panahon ng entertainment. Same time, tulungan po yung mga kababayan natin. Senator, ano yung isang bahagi ng buhay nila na hindi mailimutan? Ano po mas si Senator Bong? Alam niyo, bata pa ako, pinapanood ko na yan. Sila Leite. Ngayon, kasama kami sa Senado. Tutuwa po ako na makatrabaho sa mga video natin na artista noon. Salamat, Senator Bongbibilla, sa iyong pagpapasaya sa mga kababayan. Thank you po, Senator. Paano pumasok sa buhay mo si Senator Bong? Ako, kasi parang isa lang yung aming mahal na manager, si Manay Malik. So, yung ibang mga movies, yung ibang tele-sharing ni Sen, kasama ako. Ano ang mensahe mo para sa kanyang 57th birthday? Ayun ako, I'm more power, more blessings, and I'm more work for us. Ano mga bagay na gusto mo kay Senator? Si Chen kasi is siya yung tao na, for example, during in the set, hindi lang yung kami mga artista. Dapat lahat ng staff. What we're eating, they should be eating. Ayun. Kumbaga, pantay-pantay lang. Ayun. Yan! Si Benji! Benji, kumusta na yung personal life mo? Ano lang takot? Mabuti naman. Blessing na maraming natatanggap. Mm-hmm. Lahat healthy. Yun lang important. Thanks, Ben. Thank you so much. Thank you. Ayos! Yan, kumusta na isa na siya na Senator Bong, matagal na kami magkaibigan yan, hindi lang sa showbiz, magkakilala na kami. Happy birthday, Senator Bong. Okay, ano yung mga bagay na gusto mo sa kanya? Well, siyempre, matulungin, nakatapat na kaibigan. This is Senator Bong. Iwanan. What's again, para kay Senator? Senator, more power and happy birthday. Sana patuloy ang pagtulong. Happy birthday, Sen. Thank you, sir. Thank you. Sino si Senator Bongbibilla?
Senator Bong Revilla is just like the father, Don Ramon. Napakabait, sincere sa tao, at totoong tao. May remind you, si Bong Revilla, nung nagkaroon ako ng problema doon sa probinsya natin, siya unang unang tumawag sa akin. Wow, napakasarap. Yes. At sabi niya, kung anong kaya mo, kailangan mo raw, sabihin ko na sa kanya. Paano siya pumasok sa buhay mo? Ah, hindi. Kasi yung dad ko, at saka si Don Ramon, worked sa Boston for about 21 years. Ang papel ko sa pelikula ng Elias Panique ni Don Ramon, manananggal. Usually, manananggal babae. Binili na ako ni Don Ramon kay Senator Bong na pag may pelikula siya, isasabi. Okay, batiin natin si Senator Bong. Senator Bong, happy birthday. Thank you for inviting me. Sa isang katulad ko, binigyan mo ako ng magkakataon maging magaling na artista din dahil sa iyo. Thank you very much. Wala ka plastic yan ha, sa puso ko. For the people. Kung ano man yung
Kailangan matugunan natin yung talagang problema para sa tao. Kailangan magkaisa. Senator, bakit pinahal ka ng mga tao sa palagay mo bakit? Because it's me, transparent. What you see is what you get. Kung wala yung nakikita nyo kayo, may evidence ka na yun. Siguro, magiging kalog ko, parang... Gaano mo kamahal ang pamilya? Sobra, sobra. Mapapanood naman nila yung episode na to. Pagmamahal sa magulang at saan. Yung gusto ko i-share sa iba na habang nabubuhay pa yung magulang natin, mahalin natin. Yun na, minsan nababaliwala natin yung mga magulang natin. Pero pag nawala na sila, doon mo ma-realize na yung lahat ng mana mo, pag-ugali, pagpapalaki sa'yo dahil sa kanila yan, sa nanay at tatay. At pinagpapasalatan ko lahat ng anak ko mabuti na. Yun ang isang blessing sa akin ng Panginoon. Kahit isa sa kanila, hindi nagbigay ng sakit na puso sa akin. Siyempre, pasalamat din ako sa asawa ko kay Lani. Dahil siya yung most of the time na kasama. Ako palagi nasa labas, nagtatrabaho. Lalo aga ko nag-start mag-artista, di ba? Kaya I give it to the mom. I give it to her. Tapos na ba yung panahon ng pagtitim sa iba? Grabe ka naman ang talong ko. Wala nang masamang tumingin. Huwag ka lang tinitig. Okay, sa mga fans mo, sa mga kaibigan mo. Well, sa inyo po lahat, maraming salamat sa support na binigay niyo sa akin sa 50 taon. I'd say, simula nung ako ay 7 years old, kaya yung mga lola, lolo, ang laking utang na loob ko sa kanila. Kaya yung ginagawa ko mga batas, makakatulong sa ating mga lola at lolo. Dahil sila, dapat mahalin natin habang nandiyan sila. No? Dahil sila ang nagsimula ng lahat ng ito. Sa buhay natin, mga anak na nandito. Oy, speaking of lolo at lola, ano ba yung batas na itinasa mo? Yung centenarian law, makakating instead of 100 years old, naabangan mo, 80 years old pa lang, makakatanggap ka na ng gratia sa gobyerno. 80 at 90 years old. When you reach 80, may 10,000 ka na. When you reach 90, may 20,000 ka na. When you reach 100, may 100,000 ka pa na. Maganda yun. Yeah. Pero mas... Tapos yung ginababa ko, yung senior citizen, para ma-avail mo yung discount, no? Diba? Kailangan 60 years old ka. Ginababa ko to 56 years old. Wow! Ang ganda! Bakit mo naisipan ko? Well, sa hirap ng buhay natin ngayon, at least kung ano, malaking bagay yung makuha mo discount na diba, ma-avail mo yun, matulungan natin yung mga 56 pa lang. So matutuwa yung mga lolo at lola ngayon? Pero matutuwa din yung mga artista sa isinusulong ng Eddie Garcia Law. Ano naman ito? Yung Eddie Garcia Law, tungkol naman sa working hour. Yun nga, pinag-uusapan, pero siguro magiging give and take yan eh. Siguro 12 hours, mag-start na pag-grind. Pero yung pag-increase at increase, pag-uusapan pa yun. Pero yung 12 hours, working hours, yun ang... Sa mga kinabang dito, producer, magagawa at artista. Ang makikinabang dito yung magagawang mga artista. Pati mga crew, staff, yung mga behind the camera. Yan, sila. Congratulations sa lahat ng mga magagandang proyekto na ginagawa mo. Yes. Kaya sa inyo po lahat, maraming salamat. And happy birthday, my friend. Thank you. Happy birthday, Senator! Thank you for inviting us. We really had a great time. And I hope na masaya ka rin na makita kami. Yes. God bless you always. Pagpatuloy mo lang ang lahat na ginagawa mo magaganda. At syempre, lahat naman niya ang kabutihan. Dahil kasi alam namin na nagtitiwala ka at lakas ang aming mga Panginoon. Yes. Anak ka niya diba? Kaya kahit ano ang mga pinagdaanan mo, nandiyan ka pa rin. Sanado ka pa rin. Kasi meron Diyos na nag-aalaga sa iyo. Diba? God bless you and God bless your family. Thank you. Happy birthday, Senbong, and may you have many more birthdays to come. Happy birthday, God bless you, and we love you. You're not. Thank you. Happy birthday to our very, very good friend, Senator Bong Revilla. May you have many, many more. Mahal na mahal ka namin, mga kaibigan mo. Paano siya pumasok sa buwan? Si Senator Bong, decades na kami magkakaibigan. Lahat ito, puro na kami dekada magkakasama, kaya hindi na talaga siguro kami
makakapag-iwalay sa isa't isa. Thank you! Happy birthday, Sen! Happy birthday! Salamat! Kumpare, Senator Bong. Best of health, love and happiness always. And maraming salamat sa hindi pagkalimot sa akin kahit na wala na ang best friend. Ano yung pinakagusto mong ugali ni Senator? Thoughtful, caring, lovable siya. Thank you. Happy birthday, Senator Bong. Salamat sa lahat. Alam mo naman, love kita ever since. I love you. Happy birthday. Anong wish mo sa kanya? Wish ko yung good health and more power. Success. Thank you. Para sa iyo, pare Koy, Senador Bong Divilla. Alam mo, ang wish ko lang naman para sa iyo, yung talagang good health, pahabain pa ang buhay mo kasi marami ka pang mga Pilipino, masang Pilipino matutulungan. Pagpatuloy mo yan kasi mula sa inyong ama at sa iyong mga kapatid at sa iyong mga anak at sa iyong asawa, lahat kayo nagsiservisyo sa masang Pilipino. Pagbutihan niyo pa dahil wala namang kapasidad na maabot kayo ng pinakamahihirap na nahirap kung hindi kayo ang umabot sa kanila. Yan ang gawin mo, ipagpatuloy mo, mabuti kang tao, mabuti kang senador, mabuti kang aktor, at mabuti kang ama, asawa, at kaibigan. Mabuhay ka, Senador Bong Revilla. Ano yung gustong-gusto mong ugali at mag-ugali ni Senator in particular? Alam mo, yung concern niya, hindi nawawala sa kanya yun. May napalitaan lang siya na parang yan nangyari sa kaibigan niya. Nakatawag agad niya. Tsaka walang nagsasabi sa kanya. Siya lang talaga. At kung ano yung ginagawa niya sa kanan palad niya, hindi niya sinasabi sa kaliwang palad. Ayan ang totoong tao. Ayan ang totoong kaibigan. Gaano mo siya kamahal? Alam niya na yun. I will take a bullet. Kumusta na? Mabuti naman, Warly. Ito, nakaraos na rin yung ating celebration ng 50th anniversary ni Senator Bong. Pero mapapanood nila ito sa television nila siguro by October. Congratulations. Thank you. Ang hirap ng ginawa ninyo, lalo ka na ikaw ang nag-ayos dito. Paano ba yung step 1, step 2? Well, originally, wala nang plano na mag-celebrate sana. Mm-hmm. Kaya lang, nung nag-research kami, we found out na hindi lang pala 40 years siya in show business, kundi 50 years. Kasi nagsimula siya ng 7 years old pa siya. So sabi ko, it's very timely na i-celebrate kasi hindi mo naman, bihira ang isang tao na nakaka-survive ang karera sa show business o kahit sa kahit na anong profession na 50 years ka. Diba? So, and since showbiz personality si Bong at the same time public servant, so makikita mo yung different, iba si Bong eh. Kasi nag-transcend siya from movies to TV. Nag-hosting pa siya, tapos nag-public service. So, ang very colorful yung buhay. At yun yung gusto namin i-highlight sa celebration na ito. Nakita nyo yung meron tayo mga posters ng mahigit. Well, hindi naman lahat ng posters ng mga pelikula niya. Pero nakita natin yung most of the movies at the stand sa mga posters. Yung mga costumes siya na kahit paano na-preserve namin. Tapos nandyan pa yung mga awards niya. Pero iilan lang yung kaya namin syempre dalhin dito. Tapos we made capsules of different times of his life. Iba-ibang capsules highlighting him being an action star, a TV personality, multi-dimensional. Kasi ano siya, nag-TV siya. Tapos active pa siya ngayon sa social media. Ang daming makulay na nangyayari sa buhay niya. Aside from that, he's a family man. Sikat siya hanggang ngayon, despite of what has happened in his life. Kita yung makulay na nangyayari sa buhay. Sabi mo kanina, sikat siya hanggang ngayon. Pero gaano ba kahirap at gaano kasarap ang magkaroon ng isang sikat na mister? Mahirap. Kasi ano yun eh, you should learn to let him shine. Ikaw lagi kang nasa bakong. Pero hindi yun mahirap para sa akin ha. Hindi yun mahirap para sa akin kasi mahal ko yung tao na kakapag-adjust ka sa mga demands ng trabaho niya. Tapos katuwang ako eh. Ang marriage kasi it's not a competition between husband and wife. It is a partnership. Magtutulungan kami. I have to compliment what he is doing. Yun ang laging sabi ng papa ko eh. To be an asset and not to be a liability. Huwag kang maging pabigat sa partner mo at sa pamilya. Ano yung mga bagay na kung babalikan sa nakaraan ay naging mabigat pero ngayon ay ngini-ngiti ang mula lang?
mabigat yung sinabi nga niya, pinagbakasyon siya ng 4.5 years. Meron akong napanood sa Facebook na isang sermon si Pastor Peter Tanch, and would like to borrow what he said. Meron daw art sa Japan na may pottery na basag, tapos pinagkukumpol-kumpol by using gold or gold powder. Hina-highlight dun yung gold. So yung mga biyak, gumaganda. If there is problems in your life or pains in your life, it makes you look better. You learn from the mistakes or the problems that you had in the past. Ang buhay ng tao ganun. Hindi isa nangyari lang sa amin, kundi sa lahat ng tao na nakakaranas ng hirap o ng mga challenges sa buhay. Pinagtitibay ka lang ng panahon. Yung sabi mo kanina, you learn from the past. Ano ang natutunan mo? Ay, kahalagahan ng pamilya. Na hindi ang kasikatan, ang kayamanan, ang popularidad, hindi yan permanente sa buhay. So, dapat nakatungkong ka lagi sa ang paa mo sa lupa. You have to be adjustable to every situation in your life. Sabi nga ni Bong, di ba? From most loved to most hated. Siya noong nangyari itong mga problema sa buhay namin. So napakahirap, makaahon. Kasi, kumbaga, na-achieve niya yung sabihin na nating rurok ng kasikatan eh. Pa-box office king, Titanic action star, kumikita ang mga pelikula. Tapos all of a sudden, sa isang iglap, biglang ayaw sa'yo ng tao. Inaakusahan ka. Parang mahirap yun. Tapos ang kagandahan doon, nakaahon ka. Ay balik mo yung tiwala at pagmamahal ng tao. Nakaahon ka? Ang tanong ko, paano nga ba umahon ang Revilla family mula doon sa panghuska ng maraming tao? Ilang taon na ngayon ang nakakaraan? Dasal yan, Morty. Dasal. Look, hard work. Kumbaga joint effort yan ng pamilya, ng family members. At nakita natin yan itong resulta nitong halalang huli. Kasi hindi sino ba mag-aakala na mananalo kami lahat. Despite of what has happened to us, napatunayan namin na mahal kami ng tao na vindicated yung mga accusations sa kanya. May sinabi si Attorney Felipe Gosan, ang boss namin, napawalang sala ang mga akusasyon laban sa'yo at nakaahon kang huli. And coming from a boss, of your big boss, from your channel, you've been working with for so long, for so many years, they've seen your ups and your downs, and dun yung mga inayawan ka ng advertisers. Nandiyan yung gustong-gusto ka ng mga advertisers. Katulad ngayon, di ba? Yung huling sitcom niya. Walang matigas na pulis sa matinik na misis. Overloaded ang mga commercials niya. Samantalang noon, parang inaayawan siya ng advertisers. Di ba? So ano talaga, blessing to. Ibig sabihin ito, binibigyan kami ulit ng oportunidad ng Panginoon to be a blessing to others. Yun yung mensahe para sa amin. Na pinaramdam lang sa amin ng Panginoon ko, tungkol ulit sa lupa, o nakakalimutan mo yata ako. Dumating ba sa punto ng buhay ninyo na nakalimutan nyo ang Diyos na hindi kayo tumungtong sa lupa? Alam mo, Marlene, hindi ko masabing nangyari yun eh. Pero yung pagsubok sa buhay namin, may message yun na sabi nga ng mga pastor na pumupunta sa amin noon sa God is incubating you. Pini-prepare kayo for something big. In your weaknesses, He will hone your strength. For me, that's a blessing eh. Kasi bihira ang taong nakakaranas ng mga pagsubok para palakasin ka ng tao. God will do something in your life to make you strong. Yun yung nakita ko. Yun yung naranasan namin. Mahirap, medyo may katagalan ng konti, pero mahal tayong lahat ng Diyos. Iba-iba lang yung pagsubok sa buhay. Iba't ibang pagsubok. Pagsubok na may regalong hatid. Okay. At ito, isa sa mga regalo na hatid ay hindi lang sa muling pagtanggap kay Senator Bong Revilla na sinasabing vindicated. Kung hindi, pati na ng buong mong pamilya. Nakaka-proud ang mga anak mo. Ano nga ba natapos ng mga anak mo? Ayun, si Brian, Consular and Diplomatic Affairs, yung Congressista, Agimat Party District Representative. Si Jolo, ganun din, nanalo nitong election, First District Representative. At makikita mo naman yung achievements niya. Ano, yung track record niya, makikita mo naman na talagang pinagbuti niya yung trabaho. Si Ina, isang abogado. Oo, diba? Na despite of how many children, 3 children, in between mm-hmm. pregnancies, mm-hmm. inawid niya yung pagiging abogado. Mm-hmm. Si Giana, praise and worship team. Sa tingin ko, yun ang isa sa mga magaganda sa pamilya namin. Meron kaming prayer warrior. Sumunod si Ludet, na doktor na ngayon. Intern siya, magre-residency. Tapos next year, bu-board. Tapos ang bunso ko, si Ram, na di naman talaga sasabak sa politics. Biglang napasabak, nanalo ngayon.
presidente ng League of Board Members ng buong Pilipinas, National President. So, blessing to na pinisinasabi lang ang mensahe, pagbutihin mo and be a blessing to others. Ang gandang litanya, pero marami pa rin kayong ginagawang maganda kahit ng mga panahong nakakulong si Senator Bong. Hindi nawawala ang pagtulong sa inyo. Marami pa rin dumarating sa bahay sa pagtulong. Ikaw ba ang kumaganap noon? O ikaw ba ang tumutulong na yun? Mapanahon na yun? Alam niyo, sama-sama kami. Hindi ko susunodin yung pagtulong na yun sa mga kababayan namin, sa mga lumalapit. At ilan din kaming public servants si Strike, this is ano, nung mayor ako. Then, kumbaga, pinagtutulungan eh. Ang calling namin is to serve. Yun yung mandato sa amin. So, obligasyon namin. Pero alam mo, pag tinawag ka kasi sa public service, hindi mo tinitingnan siya as trabaho or work. Ang tingin mo yun as, ano siya, advocacy. Kasi gusto mo yun eh. At ng kagandaan, kahit si Bong nasa loob at pinagpaka siya ng corner, tumutulong pa rin siya. Oo, yun ang magandang bagay na nangyari sa kanya, sa amin. Habang nagtititigan tayo, nakatingin ka sa akin, nararamdaman ko ang pag-iling ng pupulo mo. Iling, gawin natin, balikan natin yung likuran. Tumalikod tayo. Sa iyong likuran, dumating ba ang punto sa isipan mo noong ikaw ay wala pa sa buhay ni Senator Bong Revilla na magkakaroon ka ng ganitong kagandang pamilya? Alam mo, Marley, sino bang magsasabi na gusto ko lang naman simple buhay, hindi ko naman inisip na magiging asawa ko ng isang public servant, isang senator, isang sikat na artista. Nagmahal lang ako ng poging artista na kabitenyo. Umibig ako at the age of 18. Gusto, batang gumaruta. Ewan ko, hindi mo, binadasan mo lang naman syempre yung magandang buhay. As much as possible, sana simple lang. Pero hindi, God really places you in a place kung saan doon ka mag-shine. At tutukarin mo yung gusto niya at hindi yung gusto mo. Itama mo ako kung ako ay malit. Throwback tayo. Kasi noong mga panahon na yun, nung kayo pa lang ni Senator Bong, mukhang itatago nyo sana yung relasyon ninyo. At si Brian, doon yung itatago mo in public. Buksan natin to. Kwento mo sa amin yung itatago mo na si Brian at napag-isipan yung sa Amerika muna kayo. Ano ko noon, 18, kakadibu ko lang noon. And I found out that I was pregnant. Action star ang asawa ko. Ang tingin namin noon, dapat tinatago ang mga ganong relasyon. Kasi katalibo, ito maganda na magkaroon ng permanenteng relationship ang isang sumisikat na action star. So, tago muna kami sa Amerika. Kasi ako rin naman nag-aalinlangan ako. Kasi I don't know kung permanente ba to. Kaya doon kami kinasal. At least may divorce doon. Kasi parang sa kaming bata. Anyway, pinauwi niya ako ulit kaagad. Hindi niya natiis na nandun ako at doon ako mga nga. Pinabalik niya ako. Sabi niya, hindi, umuwi ka. Gusto ko nandito ka. Tapos kinausapan ni Kuya Jones at ni Mother Lee. Sinabi niya, tumay na yung mga ganyang haka-haka na dapat itatago. No, no, you tell the truth. Sabihin mo sa tao ang totoo. Huwag kayong matakot. Kaya, mga ninong at ninang namin sa kasal, si Mother Lily at of course, si Tito Jern, si Kuya Jern sa sumalangit na sa langit. Iyon yung mga advices na nakuha namin sa mga nagmamahal sa dumating sa punto na we had to announce it sa GMA Super Show. Dahil sabi ni Kajus, bumalik ka sa pagtatrabaho. Sabihin mo sa mga tao kung ano yung nangyari. So, it was hard, pero good thing na may mga advisors kami na katulad ni Kuya Jones at Mother na bumakap sa amin at nagbigay ng sound na advice. Kaya ayan, nandyan si Kuya Brian. Nandyan ang iba pa namin mga anak. We are happy na isa kami sa mga pamilyang nananatiling matatag, strong, for both in two worlds na masasabi natin magulo. Pero we found peace in this world kasi mahal namin ang isa't isa, mahal namin ang aming pamilya. Totoo. 57 years old na si Senator Bong. Yes. Kurutan akong konti. Yes. Nabawasan na ba yung kanyang pagiging pabiling? Yung kanyang kapilyuhan? Oh. Alam mo, ang asawa ko cute naman talaga. Naman. Lalo na ngayong gabi, pogi-pogi talaga, diba? Siguro masasabi kong tumino. May kaibigan kami ng son. Alam mo na, you cannot change a man. It should come from him. Nagtsaga lang ako. Pero hindi ko sinasabing napakasamang tao ni Senator Bong. Lapitin lang talaga siya. Siyempre, ang temptation, hindi mo naman mabawawala. Kailangan talaga paglabanan. Tsaka, siguro, I stuck with him throughout all of the trials in my life. Nasabi mo paglabanan, paano mo ipinaglaban? Aba, siyempre, kasal ako sa asawa ko. And then, held
strong to the vows that I have said. Pinanindigan ko yung mga yun, of course, because of my children, because I love him. Naalala ko pa nun yung sinabi ng papa ko, kung gusto mo talagang iwanan ng asawa mo, siguraduhin mo hindi ka nababalik. Matindi yun. Dumating yung punto na gusto mo na makipaghiwalay noon kay Senator Bong. Dumating. Kwento mo sa... Ikaw nagkwento na. Ikaw nag-open yan, ha? Dumating. Ngayon lang po niya ikukwento yan, ha? Bakit hindi po kayo mabuti? Dumating yun. Nagpapaalam na ako kayo ni Lolit. Sinabi ko, hindi ko na kaya. Sinabi na, ano, hindi ka dapat umalis. Kasi pag umalis ka, maraming matutuwa. Maraming papalit sa pwesto mo. Kawawa naman ang mga anak. Mm. At si Bong, kahit anong gawin mo, kahit sabihin mo ayaw mo na, sasabihin niya hindi ayaw niya. So talagang I really stuck with the relationship dahil ayaw rin naman ng asawa ko makipaghiwalay sa akin eh. Paano yun? Ano ba? Gusto ko na makipaghiwalay, kinausap mo siya? Oo. Na ayaw mo na? Ano na, suko na ang bataan, ayaw ko na. Bakit ka magpupuko dahil doon sa mga... Kumbaga ano, may ito ang tao may hangganan. Siyempre mahirap din naman yung lagi kinagpapatawan sa sakit. Uh-huh. Pero sabi nga nila, you have to really learn how to forgive several times. So, marriage yan eh. Talagang through thick and thin. Kailan yun? Patagal na. Alam mo, Marley, may mga episodes ako sa buhay ko na minsan kinakalimutan ko. Sinaalala ko pa yung mga magaganda to preserve my love for my husband. Pero matagal na yun. So, dalawang dekada. Dalawang dekada, no? Pero hindi ka nagsasalita nun. Eh, kasi nga, I don't... Rule to! Eh, binuksan ako, ha? Sorry. Don't wash your dirty linen in public if you want to maintain that relationship. Huwag mo sinasabi sa madlang people kung ano yung problema nila. Kasi it's between the two of you. Kung meron ka pang gustong i-save sa relationship, kayong dalawa na lang ang mag-usap. Huwag nang involve ang madlang people, di ba? It will not resolve the situation. Kayong dalawa lang talaga. Tama! At ngayon, 57 years old na si Senator. Ano ang mga wish mo sa kanya? Oh, Papa, 57, 3 more years. Senior citizen na tayo. De, ako naman, 4 years pa. So, excited na ako na anong mangyayari at magaganap in our senior years. Gusto ko na ng 20% discount. Pero, ano, I'm looking forward to more loving years with you. Kung ano man ang gusto ko ni Lord para sa ating dalawa, bahala na siya. Mas importante, magkakasama tayong dalawa. Ayun! Ayan, ang dami namin revelation. Revelation sa birthday ni Senator Bong Revilla. Congratulations sa inyo. Thank you very much. You're working so hard. Thank you. I love you, Marley. Thank you. Ako po si Marley Alinyo mula rito sa Okada na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa amang panig na mundo. Yes! Thank you. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Marley Alinyo. Ito ang Tundo.